Napansin ko dito sa port area ng Ormoc ay talaga namang malaking pinagbago. Makikita po natin, malawak na yung parking space at yung building. Napakaganda, bagong-bago. Para sa mga bibili ng ticket papuntang Cebu, nasasakay dito sa light shipping na Roro, ay eto lang po yung kanilang requirements. Maging dito sa Cebu, ay may nakakakilala din po kayo sa FTV. Good morning mga ka-FTV, welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay atin naman pong bibisitahin ang ilang mga nagagandahang lugar sa Central Visayas, yung mga naglalakihang proyekto at ilan pang mga popular na lugar na dinarayo dito. So dito sa Eastern Visayas, meron pa po tayong mga lugar na hindi pa na-feature, pero reserve na po natin yan sa susunod nating mga exploration. Sa ngayon nga pala ay nandito tayo sa bulubunduking bahagi ng Capoocan at nag-travel po tayo kanina mula Tacloban ng mahigit 40 minutes bago natin narating itong lugar. Doon banda ay malakas yung ulan kaya hindi po natin nakuhanan yung ating road trip papunta dito. Kaya dito na po tayo nag-intro kasi medyo maaliwalas na yung panahon sa bahaging ito ng Leyte. So mula dito ay magta-travel pa po tayo ng mahigit 30 minutes papunta sa Ormoc City, kung saan naman tayo sasakay ng bangka patawid doon sa Cebu. Maya-maya ipapakita po natin kung ano yung mga requirements at kung ano yung process para makasakay ng barko papunta ng Cebu. Alamin po natin kung ano yung mga kinakailangan na dokumento para makapasok tayo dito. So yung pag-require na lang dito sa Ormoc City para makapasok ay tangin yung QR code na lang. So medyo maluwag na at agad na para makapasok dito sa Ormoc City. Bago po natin puntahan yung kanilang port area ay magagahan po muna tayo dito sa Jollibee. Ayan, so habang kumakain ako kanina, meron po tayong napansin dito sa labas. Ayan, may nakasulat pero hindi po klaro mula dito. Kaya alamin po natin kung bakit nandyan si Kuya sa labas. So tara, baka makatulong tayo. Habang inaantay po natin yung ating makakasama papunta dun sa Cebu City, ay tanungin po muna natin si Kuya bakit siya andyan sa tabi ni Jollibee. Sir, taga saan po kayo? Mindanao po, Butuan. Butuan? Ano yung ginagawa nyo dito? Dinala ko nung kontraktor ko sa Manila. Pagdating sa Manila, niloko po ako nung aking kontraktor. Kinuha niya po lahat yung aking pera, 11,000. Meron po akong police report na dala ko po. Tapos, iniwan ako doon. Pagdating ko sa Manila, wala na po kilala. Simula Manila hanggang Timona, nilakad ko po. Pagdating sa Timona, tinulungan ako nung low profile riders kay Colonel Posita. Inatid ako hanggang Matlog. Pagdating sa Matlog, pinasakay ako nung Coast Guard sa truck hanggang Tacloban. Pagdating sa Tacloban, nilakad ko na ho hanggang dito. Mas malayo yung Ormoc kumpara dun sa isang daanan. Bakit ka napunta dito? Hindi ko po alam. Basta dire-diretso lang ako lakad eh. Ako, di bali na ako humingi ng tulong kaysa magnakaw. Maaari mo bang ipakita sa amin kung ano yung proof na taga dun ka talaga sa Butuan? Ito yung ID niya. Pangalawang araw ko na ito rito na nangihingi ako. 1,940 po ang aking pamasahe hanggang Butuan. So magkano na yung naiipon mo? Naiipon ko pa lang po ay 500. Kaya nagpapakasakali ako na may magtulong. Bibigyan kita pamasahe
papunta doon. Pero dapat makauwi ka na, hindi na kita makita dito. Uuwi na talaga, hirap na ako eh. Ako yung uuwi na po talaga. Yan, uuwi ka na. Opo. Para sa mga taga-Butuan dyan, uuwi na po natin si tatay. Kasi alam naman natin kung gaano kahirap ngayon, lalo na't pandemic tayo. So sa akin kasi, okay lang naman tumulong, wala namang problema doon. Basta yung importante, yung totoo. Opo. Kasi nadadama yung ibang mga kagaya nyong nangangailangan. Yung 500 mo, pangkain mo na lang yon. So bigyan kita dito ng 2,000. Okay na yan, makakauwi ka na. Okay. Batiin mo yung mga kababayan mo sa Butuan. Yung mga akong kababayan diya, sa Butuan, makauli na ako diyan. May tao nagtabang sa kuwa diyan eh. Kaluoy, makauwi na ako. Hulatan lang ko diha, akong anak ba. Kunin ko muna yung damit. Okay, ingat. Ingat, o, ingat. Ito na pala yung pangalan, sir? Natsoy. Natsoy. So yung mga kasama ko papunta doon sa Cebu, saan na? Andun sa amin. Punta tayo doon. Kahapon nga pala, nag-advance booking na tayo para at least magkaroon ng kasiguraduhan na makakatawid tayo papuntang Cebu. Ticket mo, i-upgrade mo na lang kasi may motor ka. Yeah. Oh, shout out po natin yung grupo ni Sir Natsoy. Ito yung Duterte Riders Team Olmok. Rolling! Kanilang public terminal at makikita po natin na parang mga tricycle yung mga nakaparada dito. So dito sa mga itong public transport terminal ng Olmok City ay makikita naman yung mga ticketing office ng mga barko papuntang Cebu. Para sa mga bibili ng ticket papuntang Cebu na sasakay dito sa light shipping na Roro, ay eto lang po yung kanilang requirements. Etong S-Pass at etong QR code na mula naman sa Trace na application. So, 2 QR code lang po yung kailangan nila para makabili kayo ng ticket. Para naman sa may mga sasakyan na sasakyan ng barko, yung requirements naman ay yung inyong mga driver's license, OR at CR ng motor. At yun lang po. Daily trip sila papuntang Uano, Mandawi. Roro type. Nagbubukas yung opisina alas 6 ng umaga at nagka-cut off naman para dito sa 9 AM na biyahe ay alas 7:30 ng umaga. Morning. Sir, good morning. Ang kulang ni Manin sir, kanang pipiya ni motor. Hmm, daan muna dito. Okay. Yun. Matapos nyong kumuha ng ticket dun sa light shipping ticketing office, ay kailangan din po nating ipaskan yung ating bagahe dito sa kabilang passenger terminal building. Yan, matapos po nating magpaskan, ay didiretso naman po tayo dito sa port area kung saan nag-unload at nag-load ng mga sasakyan. Yun. So dito, kukuha po tayo ng PPA fee para dito sa ating ticket. Okay. Wala pang 5 minuto ay nabayaran na natin itong PPA fee. Napansin ko dito sa port area ng Ormoc ay talaga namang malaki yung pinagbago. Makikita po natin, malawak na yung parking space at yung building ay makikita nyong napakaganda. Bagong-bago. Dati kasi, doon tayo nag-aasikaso ng ating mga papeles para sa mga sasakay ng barko. Ngayon, dito na po kayo mag-aasikaso sa bagong building ng Port of Ormoc. So, ano pangalan mo, sir? Makaling. Okay, thank you. Hey, salamat sa safety. Shoutout po natin si Sir Jemart ng Port of Ormoc.
ipuesto na po natin itong ating motor dito sa barko kung saan nakapuesto din itong mga naglalakihang truck. So pupunta na po tayo sa passenger area nitong barko. So syempre, safety first. Good morning. Halos wala pang tao dito sa taas kasi hindi pa nagpapasakay ng mga pasahero mula dun sa passenger terminal building. Makikita po natin dito sa port area ng Ormoc yung maraming malalaking barko na nakadaong dito. Dun sa kabila, yung mga barko na pinagkakargahan ng mga kargamento na papunta dito sa Leyte. Habang dito naman sa area na to, dito nakadaong yung mga ro-ro vessel na sinasakyan ng mga ganitong sasakyan at mga pasahero. Dalawang kumpanya po yung nag-ooperate dito sa Ormoc City, yung Roble at etong Light Shipping. Ayan, so mula sa bahaging ito ng barko kung saan matatanaw natin yung mga sasakyang makakasama natin maglakbay papuntang Cebu, ay iikutin naman natin itong barko at titingnan natin kung ano-anong mga features ang meron dito. So dito sa second floor nitong barko ay nandito yung mga double deck na higaan. Dito yung ibang mga pasahero na naghihintay habang nasa biyahe. Pwede po kayo ditong matulog, umupo or kumain. Meron po sila ditong canteen na sa ngayon ay sirado pa. Meron din pong mga naka-assign na numero para sa mga pasahero. Ayan, tulad nito, merong numero sa bawat higaan. Kung anong numero yung nasa ticket, ay yun po yung higaan na pupuntahan nyo dito. Tulad din po ito ng mga fast craft at aeroplano na sinasakyan natin. Dito naman ay yung kanilang charging station para sa mga gustong mag-charge ng kanilang mga gadgets. Maghuhulog lamang po kayo ng 5, ayan, 5 pesos per 10 minutes na charging. At sa kabila nito ay yung kanilang CR. Ito yung CR, pang lalaki. At doon naman sa kabila, yung pang babae. So dito naman yung tourist area. Ooh, mas maganda pala yung view dito sa taas. Ito nga pala si Josh, yung ating mga kasama papuntang Cebu. So dito tayo. Dito mas maganda yung view. Makalipas lamang ang mahigit sa 5 oras na travel mula sa Ormoc City, ay narating na rin natin itong bahaging ito ng Cebu. Matatanong po natin dito yung lungsod ng Consolacion. Ito po yung Consolacion. At dito naman yung Mandaue. Makikita po natin na may mga gulong dito sa gilid ng barko. Ito po yung silbi niyan kasi once na bumangga siya sa katabing barko, malelessen yung impact niya. Hindi mayuyupi yung bakal once na tumama siya sa katabing barko. Yun, makikita po natin yung mga gulong na yan. Kumusta yung biyahe? Nakakapagod. Kakapagod tayo at nakaupo lang tayo. So maging dito sa Cebu ay may nakakakilala din po kay Self TV. Yun, ito yung kanilang police station. Ito si Sir Police Master Sergeant Trilito Apapimpin. Police Captain Rex Ibanez. Police Executive Sergeant Herbert Vilayo. Kung ito si Sir ay fluent magwaray kasi so, ako nag-graduate. Ayan, kaya pala buto ka. Ikaw Sir, marunong ako magwaray? Hindi, pure Bulanon. Pure Bulanon. We'll be right back.
So, matapos ang madugong pakikipaglaban dun sa traffic, ay narating na rin natin itong RN2 Apartel. Tara, let's go! Wow! So, ito po yung ating magiging tahanan sa loob ng tatlong araw. Ito yung ating higaan, CR. Tingnan po natin yung CR. Ayan. Merong ref, telepono, TV, at aircon. Quick ano lang muna tayo ngayon kasi meron pong nag-aantay sa atin sa labas. Bababa na po tayo. Ito na po yung makakasama natin sa dinner. Ayan, so ito pala si Ate Rai ng Droid Project. At ito naman si Sir Dars. Sila po yung nasa likod nitong Droid Project. Tara! Sir, first of all, welcome to Cebu. Ayan. Kailan kayo last nakapunta dito? 2019. Before pandemic. Opo. 36.5. Marami na po tayong mga na-feature na restaurant sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero ngayon lang natin masusubukan yung ganitong... Samyupsal. Yun. Unlimited. Kaya pa magluluto dito. So may discount kasi ikaw yung magluluto. Isa sa mga problema natin dito ay yung paggamit ito. Kasi hindi natin alam. Siguro tutusok-tusukin ko na lang to. Ano to? Beef. Beef? Chops. Oh. Ito naman yung chops. Paano natin malalaman na luto na to? Pag wala ng red, actually, si beef pwede nang kainin. Ah, okay. Madali lang si beef. Parang 1 minute. Ito yung mga side dish. Sample, ito. Pwede na to. Dali lang. So matapos ang ating dinner, nakabalik na rin tayo dito sa apartel kung saan tayo magstay ng ilang araw. Yan. So nakita po natin at nalaman kung pwede na nga bang makatawid papunta dito sa Cebu at kung ano yung mga proseso para makakuha tayo ng ticket patawid dito sa Cebu. Hindi pa po tayo nag-uumpisa na i-feature itong mga nagagandang lugar dito sa Cebu. Kaya naman antabayanan nyo po yung mga upcoming vlogs natin kasi i-feature natin yung mga naglalakihang projects, yung mga kalsadang unti-unti nang nagiging popular dahil nga sa mga nagagandahang view at mga tourist attractions na makikita dito. Yun. So bibisitahin din po natin yung mga ilan pang mga tourist attractions na hindi nyo pa marahil nakikita. So sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.